general. Mas maraming namamatay sa tubig. Kasi ang tubig kasi natin, ma'am, lalo na ito, pag naarawan, ito, rainita na arawan, it costs lots of pag-iinom ng tao. Pag-iniwan rin. Pero ang pagkaista natin ng yukura, pag nagbabawas ka ng tubig, dapat bawas rin, hindi plastic. Kasi isa yun sa cause of cancer. Ngayon, ito yung mineral water. So pag ipatak ko itong pH solution, magbibigay ito ng kulay. For example, pagpunta ko nito, magiging glow siya, green, ibig sabihin, alkaline, safe yung tubig, maganda po siya. Magandang klaseng tubig, magandang inumin. Pero pag the moment magbigay siya ng red or orange, you know, ibig sabihin, hindi siya safe. Ba't hindi natin invest yung tubig doon? It is nothing maybe. May iba kulay niya. So, anong kulay, ma'am? Pwede yellow. Yellow. So, ibig sabihin, acidic. Ito naman yung tubig mo dito. Pwede iniinom ko acidic pala. Yes. Inilagyan ko lang kung tuminom. Eh, kahit saan man, kahit ibibili ko, acidic yung tubig natin. Acidic din. Pero mas lis ang kulay niya. Ibig sabihin, kung tipang acidic. Ito, acid ito. So, mas okay tubig namin kaysa tubig. Oo. Okay. Ang binili ko lang doon sa 7-11. Kaya nga, ibig sabihin, so hindi lahat pala ng bottled water ay good. Diyos, wala ko talaga, ma'am. Halos, hindi ko namin nila lahat, pero karamihan ko talaga acidic na po yung water. Ito, may konti palang less. Kasi makonti lang yan, compared dito. Ito, galing doon sa amin. Ang tubig kasi namin, alkaline na yung pinukuha natin. Kaya pala hindi masyadong ano. Pero may konting acidic. Ngayon, anong gagawin ni Quantumin? The moment kasi na ginagamit ko si Quantumin, hindi rin naman kasi natin malaman kung anong klaseng tubig ang hinihinom natin. At least ilalagay natin ang sarili natin sa safe. Tingnan niyo po. Papatakan ko lang din siya na may drops. Kung anong gagawin ni Quantumin sa alkaline tubig. Uy, meron yung alkaline na. Yes, pa-convert na po. Pa-convert sa alkaline. Yellow to ano? Yes. Ito naman yung tubig na tingnan natin. Dalawang drops na. Yung detoxifier, paano naman siya maglalabas ng laso sa katawan natin? Niwala ka bang na maraming basurang sa katawan natin? Siyempre, betadine to. Hindi, ang betadine, ma'am, ipapakita ko lang is demo, pagkumbaga sa ano, representation lang to sa mga toxin kumabasa sa katawan natin. So, paano ni Quantumin linisin yung basura sa loob ng katawan natin? Yan po yung iyan ako. Okay na ba yan? So, lagyan mo siya ng tubig. Ito po yung visual representation ng ating body, ma'am. Din yung toxin naman po, yun po yung representation ng yung betadine, that's unwanted toxin po. Ito naman, for example, ito yung body natin. So, nung pinanganan tayo, napakalinis pa natin. Kasi hindi ka tayo kumain, wala kang pumapasok. Pero kung lumalaki as we grow older, ang dami nang pinapasok sa katawan natin. Lalo na sa panahon ngayon, ang mga tao, hindi na nagsasay, madalas kumakain sa labas. Fast food. So, kaya nga sinasabi, fast food, fast life. So, ang ano doon, kung titingnan po natin kasi, yung mga buhay ng tao natin, yung ano na yan, represents what? Sa toxin. Siya po yung unwanted toxin na pumapasok sa atin. Yung hindi man natin ginusto, pero may pumapasok talaga. Which is, ang beta diet po kasi, mam, toxin po talaga siya. Yes. At siya, for example, nakuha natin sa pagkain, nakuha natin sa mga tubig, nakuha natin sa mga, ano pa? Hangin. Yung hangin. So, ito yung unwanted toxin. Nag-represent lang siya sa laso na pumapasok sa katawan natin. So, ibig sabihin, ito, parang ito lang yung sample. Yes, ma'am. Visual presentation. Visual ang presentation. Okay. So, for example, di ba kakaantay sa Jollibee? So, sa Jollibee naman, ano ang masarap doon sa chicken? Ano yung balat? Masarap talaga yun. Ang lechon din, balat din ang masarap. So, ngayon, ang mga tao, hindi rin sila kumakain pag walang sauce, walang juices. May katabi talaga yan.
So, pumapasok, hindi man natin gustuhin, pero pumapasok talaga ng nutritive. Kahit sa amin, nalalaman natin yung mga puso na si Puno, kahit hindi tayo nag-smoke, kahit may biyahe tayo, nalalaman pa rin natin. So, hindi natin maiwasan. Papasok at papasok talaga. Kaya, habang tumatagal, kung gaano ang edad mo, yun din ang edad ng toxin. Para ako, ang edad ko, 39. 39 din yung sa toxin ko. Pero, ako, lamang lang kasi nag-detox na ako. Yun. So, ang gagawin nito, Quantumin, for example, regular na ginagamit mo, pinapatak sa tubig, eh, sabi nila, pero meron akong bago, ang sabi nila, para lang malimis ang basura sa katawan, uminom ng maraming tubig. Water therapy. So, susubukan natin, talagyan ng tubig, kung mawala ba yung toxin. Nawala ba ma? Medyo kumalaklak. No? So, kasi acidic din ang tubig. Pero pag ginamit mo si Quantumin ba, pagpatakan mo lang siya, 1, 2, 3, 4. Oh, yan. 4 na lang. Easter na rin. Yan ba? Nalinis. Pero baso ito, yung laso, nasa loob pa rin. Pero pag ininom natin, lalabas dito sa mga port ng isip natin. Gaya ng pagdudumi. So, pag nagdamit ka ng consumer, ang dumi mo, huwag kang magtaka, baka sumbang kutim. Huwag kang magalit sa akin. Bili, bakit di ako riyan? Kasi bakit ang dumi ko, ang baho, ang kutim. Which is ikatuwa po natin. Kasi pag mayroon pa yan, kailangan mong ilabas. Ngayon, yung bihihin mo rin, halimbawa, wala naman dating kulay, biglang nagkakulay, biglang mula. Kasi, pepper kaya nagkakakulay sa gamot na imiinom mo. Yes po. Tapos yung mapanghi, kasi na basura siya, na nilalabas sa Quantumin. Ang Quantumin Plus, or yung food supplement kasi, the moment na magtika, ilalabas na laki, ito, the dog time, mapapanghi. Ito naman, ma'am. Lalo po ba yung mga basis mo? Oo, diba? Lalo na yung mga, may mga bisyo. Yung mga matatagdag ng ibalin sa katawan. Tapos may tanong, Jabilin, pag nagka-Quantumin ako, nawala na yung mga basura sa katawan ko, titigil na ba ako sa Quantumin? May ang tanong, tumitigil ka na mag-Quantumin? Hindi rin, di ba? Patuloy pumapasok yung katawan, yung mga laso sa katawan natin hanggat buhay tayo. Tama? So, iinom pa rin ng soft drinks, kakain pa rin sa labas, masarap ang lechon, kahit ano na lang kinakain, nakakalaghap lang, sigarilyo, oso. Ma'am, pag nag-Quantumin ka, protected ka. Hindi ka basta-basta matakamlan kasi ilalabas lang niya agad ang basura na pumapasok sa katawan. Hindi ko na lahat. Mag-addict ako niyan. Minsan nakakaubos ako na isang bote sa karaw. Parang nililibangan ko na lang siya. Nasa bulsa ko, dinidirect ko sa bibig. Pag nasa biyahe ko na wala akong water, dinidirect ako. Kasi minsan, tayo mga nagtatrabaho, delay yung travel, delay din mo kain. So ito, nakakapag-neutralize siya doon sa gutom na. Kung marami ka na iniinom ng mga medication, yes, hindi pa bawal yan. Hindi po. Actually, ma'am, napakaganda yung sabihin mo ito. Bakit? Yun po siya lang neutralize doon sa side effect ng gutom mo. Oo, kasi baka kami magagamot kasi magkakakontra. Yes. No contraindication po. Ang gamot, actually, is lasot siya. Na lasot eh. Oo naman kasi hindi naman magpapagaling sa'yo. Nagpapahaba lang ng buhay. Yes! Alam natin yun kasi habang sabihin na doktor, ako gagaling ka, hindi. Hindi malong lang yung buhay. Oh yes, exactly. Tapos habang buhay ka, habang buhay mo lang maintenance yun. Yes. Pero ang good news ma, the moment is sabay ito, darating at darating ang time, mawawala ang maintenance. Di ba ka mamaya, patay ka na. Hindi, ma'am. Ay, ma'am, ang dami nagtatanggal ng maintenance dahil sa Quantumin. Oo. At may teacher na kami, di ba? Ano sinasabi ng doktor, natanggalin mo na, uminom ka ba ng kwanto? Ma'am, si doktor po ang magsasabi sa inyo na hindi nila kailangan. Kasi may regular check-up, lalo na sa mga edad niyo. Yes, oo. Every quarter. Dahil ako. Magsasabi ang doktor po na, ay, hindi mo ito kailangan. Magulat ka na lang. Sa binabawasan ng gamot ko, every time you go to the doctor. Yes. O kung lima, okay mo na lang tatlo, kung hindi na kailangan yan. Yes. Okay yes. Na yun. Opo. Eh, naku, paborito po doktor eh. Ma'am, I hate hospitals. Hindi ako talaga pumapasok. As in, sa edad ko ngayon, hindi ko talaga ako napasok sa hospital. Ano, nung nanganak lang ako. Pero yung mga Kami sa Friday, ito yung mga presidente ng 16 na barangay ng
city of Arañate. So ang kami din mga president lang. Lahat president. Okay. Ngayon, i-introduce ko yan. Magde-demo ka. Okay. Sisingit ko. Mm-hmm. Pero may konting ano yon. Ikaw magpapamilyen na doon sa mga meeting. Uh-huh. Okay lang, yun lang obligasyon mo. Friday. Ilan ba kayo po? 16, siguro more or less mga 20. So, mm-hmm. Saan po yun? Dito. Dito lang din. Dito lang. Ilang, anong oras? Ang meeting namin 9. Siguro mga 10. Pumunta. Basta I'll see to it na isisingit kita doon. Mm-hmm. O, yung ganon. Opo. Pero lahat ng nag-ano sa amin, ayan, alam niya, ano, talaga nagpapamilyen na. Mm-hmm. Kasi, for them to be makinig sa atin. Mm-hmm. Diba? Alam mo naman, no, siyempre, kailangan kailangan natin ng audience. E baka sakali, sa 16 na yun, e may makuha tayo, hindi e okay ka na. Yes po. Diba? Yes, po. At saka iyang mga 16 na yan, na-presidente ang mga senior citizen. Yes. Kaya, actually, ma'am, I have a great proposal with you. At sabi ko nga kay Ma'am Judith, mas maganda, simulan muna ang kausap para sa muna talaga ang magbibigay. Kasi, unang-una, ang hatid kasi namin is pangkalusugan, number one. Pangalawa, meron talaga siyang income na kung saan kaya hindi ka mag-delete, i-income ka through using the product. Kung okay lang sa'yo, ma-explain. Huwag mo na ako, alam ko yan, pyramiding eh. Basta importante lang na makakatulong yan sa mga senior citizen. Mm. Ay, pwede kung sakali may konting ano, why not, di ba? Kaya lang sa akin, ang number one ko is mag-promote natin yan, mag-promote natin. Hindi lang ako presidente ko ng Barangay Marcelo Rin. May meeting ako sa 20.